first the vocation story. I grew up in Cotabato. I'm the son of a military man. And during our younger years, talaga, pag anak ka ng sundalo, paramount yung security. Pero my father had education in Baguio sa mga boots niya, no? Fourth year high school. And then, the following day, nung nakauwi siya ng bahay, kinuha siya ng isang 6x6 na puno ng military. He thought na magpamakasyon lang or report sa headquarters. Yun pala ay kinuha na siya ng mga sundalo dahil isa siya sa mga suspect ng parin sa armory. So, nasakit yung tatay ko, kulong, while undoing yung kanyang kaso. Pero, I entered the seminary for security reasons talaga. Hindi talaga makapahal. Kasi, natakot niya kami na ito nasa labas pa. But when I was in the seminary, ang agreement ko sa Diyos ko ay iniiyakan ko sa first year seminary. Mag-clear lang yung tatay ko sa kaso. Magsusundado. Ibig sila yung magiging sundado. After 3 months na prayer and yag, and my father was clear for me. So that was the beginning really of the vocation. Of course, dami pang kalokohan, dami pang takas-takas sa marriage. But eventually, na purify yung intention. That was the beginning of the vocation story. How can you describe the community that you have? Mao, this community, it is a very aligned community. Basically, it's 35 years. But it's a mixed kind of community. There are a lot of public schools and there are some private schools also. But it's more on a CTE class community, you know, in terms of economic status. As compared to my previous parishes, nasa loob ng village. Ito talaga is a very open parish. Kumakita yung mga patahanan, yung gilid ng sambahan, sa main road, yung sa harap. Very much open. Pero yung mga tao din, very much alive in terms of their community. Yun ako nagsasalita po, this is growing activity na ang series ko sa mga mga tao. So very much alive in terms of its people. What are the strengths and weaknesses that you see very much visible in the volunteers? Right. In terms of number of volunteers, walang problema. Talagang maraming volunteers. Talagang sinasabi na kumpara sa previous marriage ko, hirap kami lang kumuha ng volunteers kasi kung mga magkakataan sa community sa loob ng Facebook village. Yan ang start dito in terms of number of volunteers and the passion of the people to be part of the church. Pero ang isa sa mga difficult dito naman is while you have a lot of people working with konti naman yung budget na kaya mo i-spend because of economic status as compared to other communities na malaki ang connection at least ng mga budget conserving. What are the programs you initiate in order to realize the vision of your There are a lot of formation programs and entry programs. Take for example, for the youth, there is what we call Jesus and Me Weekend. It's a 3 stages program. Yung parang Jesus and Me Weekend. It's a weekend program, 2 days, Saturday, Sunday. Weekend program for the youth. Dito lang ginagawa. Ngayon ginagawa. It's an entry program for the youth na gusto mong integrate sa program. But it's also jump fun. It's a camp naman outside the parish. This is for, kung ang BD ay 13 to 16, ang local 17 to 20. Ito naman, outside the parish ginagawa. Friday to Sunday, sa isang campsite. Dito sa urban setting, hirap ang kayatin yung mga bata para sumali sa sabahan. So you need to be creative in get
that's part of that. And then there's a jam siklab. It's for Yakis. And it's a retreat type. Yung mga nag-desert na kung ano pa. That's what you buy. That's just for the youth. No? Other pregs, Parish and New World Experience, the Parish and Congress Seminar, no? And the other regular activities that we do. Aside from the sacraments. Specifically, Father, what are those activities for that is normally done here in the church? It's the mass, prayers, devotions. There are facilities being made available for them. There's adoration chapel. There's a chapel below, and the hall that they can use. Lastly, Father, do you have programs in response to the current social issues? Social issues? Yes. There's a parish forum. It's a pastoral response to the surrenders, the right surrenders. We have nung nag-umpisa yung programa ng government drug surrenders, mayroong counterpart ng simbahan. We are connected with the barangay. So, mayroong spiritual and psychological dimension na binibigay sa kanila. So, plus, kanilang mga anak. I had this experience na nagtulak sa amin para gawin nyo. Hindi lang yung para sa mga drug surrenders ng kundi, pati sa mga anak ng napakaan. Kasi, I was celebrating a street mass one time sa isang area. Yung naiwan lang dito yung kuko. And then, nagbila na lang yung kuko na may dalawang bata na nakakyat na sa roof deck. And then, nakailang balik. And then, of course, yung salap kasi sa taas mo pa sa view. Ang daming papers doon. And then, so they inold nila yung dalawang bata at itinawag sa barangay at inawag ako nung tapos na yung class. And then, bumalik ako. Yung dalawang bata, umiiyak ka. Siyempre, takot ko. But so I asked them, nasa yung magulang ko? And then, tinanong ko yung barangay, kilala ko. My father, both parents nun ay nasa bilang barangay sa drugs. Isa din din. And wala namang nakuha yung mga bata, pero bukas kasi yung nakukuhaan sa kasama. Pero they were already crying kasi takot na takot sa lalaki ng mga tao ng barangay. You know? At saka kung bakong, ang nagpatahan sa kanila, binigyan sila ng pinaisang ako. But alam mo nagutom na ito. Kita mo talaga, wala nag-aalaga eh. Patang yung parents. So, yun yung nagtulak sa amin na hindi lang dapat yung drug surrenderers yung ating bigyan ng vaccine na gulo, kundi mismo yung pamilya, lalong-lalo na yung mga collective tama. So there's a Sunday school for the kids. There's also a scholarship program na ino-offer ng parish. Pero ngayon, meron talagang scholarship program para sa mga anak ng namatay dahil sa HIV. Sa buong diocese, meron ka na. So we're trying to identify kung sino yung mga bata. That's the response. It's a response. Of course, we can only do kung ano yung kaya ng karamihan sa bahay. Living the good life full of goodbyes. My eyes are on the gray sky, saying I don't wanna come home tonight. Yeah, and I'm higher.